Alam mo, unang-una ito, isipin mo, tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. Tignan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo parang termo-termo t-shirt. Ginawa nyo ng tanga dun sa labas. Matapos bumisita ng OWA Administrator na si Arnel Ignacio sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 1, ay tumambad sa kanya ang mga Pinay OFW na nakaupo sa harapan ng airport na parang nanlilimos. Lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel Ignacio nang mabalitaan ito na inihatid ng agency ang mga kababayan natin sa airport ng alas 3 ng hapon. Kahit ang flight na mga ito ay alas 7 pa lamang ng umaga kinabukasan papuntang Saudi Arabia. Napag-alaman rin na iniwan sila ng agency sa labas ng airport nang wala man lang allowance pang kain. Kaya lalong nag-init ang ulo ni Admin Arnel. Tinawagan niya ang agency, binulyawan at pilit pinapunta sa airport. Agad pumunta ang representative ng agency at dito sila nagharap. Panoorin ang buong pangyayari. Gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit yung ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun? O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda, sir. Diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia, Manila nga lang, hindi kayo makarespondi na mabilis. Ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Hindi pasensya, iwan nyo sa labas. Parang mga tutang reject. Asan yung sasakyan nyo? Pag-grab na lang po kami, sir. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Nakaupo doon sa labas, mukhang mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsable na gatid dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba yung telepono. Bago ko babae tayo ito yung tanong, ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo. Hindi nyo na maasikaso, padadala nyo pa ng Saudi Arabia. O, ano ngayon paliwanag mo ro? Ano, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam nga naman ako maghanap ng number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman na may kasalanan. Bukit. Out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nabibigay kayo 1-5, hindi ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1-5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang ito mga to sa inyo eh. Kayo yung irresponsable eh. Puro ka andyan na ba? Hindi nyo nga ako naunahan eh. Pinaumandar yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, maniwala, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo? Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang, hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, ano, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabi yan eh. Sabi ko, kung ready ba, ready kayo dyan, tingnan mo yung agency ninyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Gusto ko nalakas ang loob itong mga... Hindi kayo sa akin hingi, sa akin wala kayong kasalanan. Tingnan nyo yung mga itsura nito. Pinagsuot-suot nyo parang termo-termo t-shirt, ginawa nyo ng tanga dun sa labas. Bakit mo hihingi ng pasensya? Ang hinihingi ko, paliwanag. Bakit mo ginawa yun? Hindi kasi, sir, pinaaga lang po namin kasi nag-aalala lang po kami nakapagpapalit. Dear, kung nag-aalala kayo, dapat sinamahan nyo. Iniwan nyo dun sa labas eh. Pasensya na, sir. Bali, ukuha nyo. Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Bakit mo ginawa yun? Alam ko na yung pasensya, bakit nyo nga ginawa yun? Pero tatanungin kita, sa'yo ko gawin yun? Pasensya na. Hindi, sagutin mo, sa'yo ko gawin yun? Ikaw galing, ito nga galing, sa Bela, kung saan nyo nadampot na probinsya. Wala naman kamalay-malay, iniwan nyo doon. O ano mararamdaman mo? Hindi rin po maganda, sir. Diba? Pero ginagawa nyo, kumita kayo rito. Tapos dadalhin nyo ng Saudi Arabia, Manila nga lang, hindi kayo makarespondi na mabilis. So ano gagawin nyo ngayon dito sa mga to? Bali, i-hotel na lang po namin sila, sir. Dahil alam mo, kung kayo lang responsable, di sana man lang, nag-coordinate kayo sa amin. Actually, sir,
nag-advise naman po kami, sir, na i-try po yung OFW lounge kasi paano nakita po namin. Ano? Oo nga, para sa kanila. Paano makakapasok? Yan, alas 7 pa ang flight. Tagaan pa ng immigration yan. Di ba matagal na kayo nagpapadala? Huwag mo sabihin hindi mo alam yun. Eh siyempre, malay ba nito mga to kung paano ko mausap ng mga gwardiya rito? Siyempre yung kapag kakapwa-tao, alam mo namang ikaw mas nakakalamang ka dito sa mga to. Di ba? Kitang-kita pa lang sa gayak mo, lamang ka. Pero ba't gaganunin mo sila? Tumita pa kayo sa kanila. Mali eh. Sobrang mali. Nag-iwang kayo ng 7 tao sa airport, di ba dapat handa kayo sa kung anumang event ang mangyari? Tama po kayo. Ano rin name mo? Rachel po, sir. Ah, ikaw yung nasa telepono kanina. Galing-galing na operations manager. Pasensya na, sir. Ito lang, 7 ano lang. Hindi na ma-handle. Kung ito hindi ko nakita, hindi namin nakita to, ano nangyari dyan? Oh. Hindi, pasensya. Ano ba naman nakipag-coordinate kayo na naihatid natin doon, pinapakain namin doon, kahit maghihila tayo mga yan doon, okay lang. Eh, iniwan nyo sa labas para mga tutang reject. Asan na sasakyan nyo? Mag-grab na lang po kami, sir. Asan yung mga van natin? Pakuha ka ng isa. Mag-grab na lang kami, sir. Nakakahiya, di ba? Sinasagot namin. Sige na, para madurog kayo sa kahiya. Ako. Sorry po, kasi... Hindi, mamaya na yung sorry. Ay, Israk, hindi nga nila alam kung ano mo kung saan ko sila natagpuan? Opo. Alam mo kung saan? Opo. Kung saan? Doon po sa gilid po na kanan. Sa may kanan po ng airport. So, okay kayo doon? Kasi po, alam po kung instruct naman po. Kaya ba, pero ibig ko nga sabihin, what? O, oh, sige, ano yung instruction? Kasi na mag-wait po sila, may waiting area po doon. Ano yung waiting instruct area? Yes, yung point sa kanila. Saan na yung waiting area? Eh siguro sir, hindi lang po nila na ano, kung saan. Kasi nga, talagang hindi nila maiintindihan yun. First timers nga eh. So ano nga, alam ba nila, ano ang waiting area? So sino ang mali doon? Kaya po, sorry nga, yan po yung inaano. Matagal pa tayo sa sorry part. Because the sorry part will not will not extricate you from any obligation. So sorry, sir, please. Don't have a lot of time to say sorry because I want to get to the bottom of this. Why on earth did you ever think that just telling them to wait, to look for the waiting area and leave them there at 6 p.m. for a flight the following days, your apology is never enough? Kasi hindi ko makita, alam mo na, kaya kita tinatanong, naghahanap ako, ay baka naman talagang napakahirap. Eh, hindi na ako makita, kaya tinatanong kita eh. Was there confusion? Nagkaroon ba ng miscommunication? Ito ba mga to ay sumuway sa inyo? Kasi alam mo, namatigas sa ulo niya, kagagalitan ko yan. Pero hindi ko makita, alam mo ba, in fairness din, hindi sila nagreklamo sa akin ha. Meron din welfare officer dito, Manila pangalan yun, ikaw yun, di ba? Did you respond well? Sorry, sir, for that. No, ang tanong ko, hindi naman ako nangingi ng apology. Tinatanong ko, did you respond well? But, sir, I... No, did you respond well? No, sir. Rango na nga nila, household service workers, ginulpin nyo pa ng ganong sitwasyon. Yeah, inhumane. Tinatanong ko, kumain kayo, hindi raw. Tapos tinanong ko, pwede ba? Ito, tinan mo na lang ito ha. Padala kayo ng pera pang kahin. Pera niyo, 1.5? How can 1.5 be enough? Are you thinking? Pera pa lang, napadala ko na. Kasi nahuli ko kayo. Kung hindi ko kayo nahuli, di malamang nakaupo lang yun doon.